Ayan guys, una natin gagawin ay bibiyakin natin siya ng ganito. Ganyan. At ito marami na rin akong nagawa. Ayan, mga kinayod ko. Ayan, mga balat niya. Ayan. Bibiyakin natin siyang ganyan. Kakayorin natin ng pinong-pino. Diba? Umpisa na natin. Oh, yan guys. Kakayorin mo muna siya hanggang sa maubos tong ating santol na biniak. Kailangan pinong-pino. Kahit na hindi na masyadong pino, importante makayod lang siya. Yan. Diba? Shoutout nga pala sa nagbigay nito. Tio Bado Sarmiento ng Calao Preto de Yasot Sugun. Ayan. Kailangan matyaga ka lang talaga magkayod ng santol na to. Hindi sa Bangkok, guys, yung native lang na santol to. Kasi yung Bangkok, malalaki yun. Ito, dahil binigay lang naman na to, napakadami, gagawin natin, gagataan natin, gugulayin natin. Yan. Tatanggalin natin yung mga buto. Yan. Hindi natin pwedeng isama yan. Diba? Yan. Kaso habang nag kakayod ako nito, nangangasim na yung bibig ko. Sa amoy pala ng santol, talagang napapalaway ka sa sarap. Ayan. Diba? Kahit na nung isahog mo rito, match na match naman sa kanya. Pero pinaka the best dito, tinapa. Smoked fish ba? Smoked fish. Tama ba yun? Tama ba yung delivered ko ng tinapa? Smoked fish. Yan ang sarap nito. Yung nagmamantika na sa mamaya. Dahil wala kaming nabiling smoked fish, ang ginawa ko yung alternative na lang, bumili ako ng tambakol. Kailangan na talaga guys, magtsaga ka magkayod nito ang santol. Hindi pwede dito ang tagawin. Kailangan ng kunting pasyensya kasi maliit lang yung santol eh. Medyo may kahirapan din magkayod. Pero sabi nga nila, pag pinaghirapan mo ang isang bagay, masarap. Tanggalin mo muna yung mga buto niya guys bago ito kayo. Kasi hindi mo naman makakayod yung buto na yan. Pag pinag-importan mo daw ang isang bagay, masarap. Hindi pwede ang mainipin. Pero kung mayroon pang barera siguro o na pwede pagkayo dito. Mas mabilis eh. Okay. Isa na lang. Tapos na ako. Pagtsagaan din. Hati-hati.
Ayos. Finish. Next step ay ipigaan natin siya. Tapos ngayon, magpipito tayo ng tambakol para sa sahog niya. Wala tayong tinapa, kaya ito na ng tambakol. Diba? Yan ang pangsahog natin. Ayan guys. Pipigaan natin siya para mawala yung asim niya. Ayan. Yan lang yung procedure niyan. Tatanggalin mo na yung mga katas niya para hindi mawala-wala yung asim. Kailangan may kunting asin guys. Lagyan mo ng kunting asin. Next step ay ayan. Pipigaan natin ng kasi yung unang gata, yung tinatawag na kakang gata. Mas masarap kasi yan, may kakang gata talaga siya. Si kakang gata. Yan ang kakang gata. Gatang gata. Diba? Oha? Oha? Yum, 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 yum. Sarap. To the max. Wow. Gatang gata. Wow, yes! Yan yung pangalawang gata, guys. Lagay natin sa mga sa kawali. Pangalawang gata niya. Pakukulian natin niya. Muna. Bangsahog yun guys. Ito oh. Yan. Tambakol. Yan. Walang ano, pinapa eh. Sindihan natin. Hanggang antay muna natin siyang kumulo. Pag kumulo siya, pag parang medyo nagmamantika na siya, tsaka natin ilalagay ang santol. Antay muna natin siyang magkulo. Yung ating pangalawang gata. Pakuloyin muna natin siya para lumabas yung mantika ng gata niya. Ito guys, kumulo na ang ating gata. Yung pangalawang gata, kumulo na siya. Ayan, lumalabas na yung parang ano niya. Yung moisture niya. Moisture talaga, no? Ayan. Diba? Ganyan lang naman pagluluto ng santol. Tinataang santol na pinakadabes sa Bicol. Tapos, nakita natin kumulo na siya. Pwede natin ilagay lahat ng mga ingredients na to. Yan. Pagsama-samahin na natin. Siguro. Pero dapat huli ang ano nito eh. Tika lang. Mga paglagyan. Yan. Nilagay ko na yung luya para ano para maluto na agad siya tsaka yung bawang. Ayan. Kita nyo guys, nagmo-moisture na yung ano yung ating mantika. Oo. Ganyan lang. Yan. Tapos isunod na natin tong ano, maya-maya susunod na natin tong sibuyas, tsaka sili. Buhusan natin para
lasang-lasana. Tak 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 tak. Sama-sama na yan. Sama-sama together na yan. Ang pagluluto daw guys, para may technique, para masarap, kailangan may kunting smile. Yan, di ba? Isang kulo pa. Ilalagay na natin uli ang ating ayan, ilalagay na natin yung santol. Ayan, yung pinigaan natin santol. Ayan. Lalagyan na natin siya para maluto na rin. Sabay-sabay na silang maluluto. Siyempre, hahalu-haluin muna natin yan. Kasi nagbuo-buo yan dahil sa pagpipiga eh. Hihiwa-hiwalay yan natin. Dito, sama-sama sila. Kahit naghiwa-hiwalay sila, sama-sama sila. Diba? Yan, ganyan. Nangangasim na yung aking ano, ang aking sikmura. Talagang naglalaway na ako sa santol na are. Alay, ala. Yan ang kainaman din eh. Oh, nawala na ng sabaw. Mamaya pagkakaroon din yan dahil meron pa tayong kakanggata nilalagay. Diba? Parang corned beef lang ang nangyari. Ano? Okay na, nagkahiwa-hiwalay na sila. Pwede na rin natin ilagay yung ating pangalawang gata. Ay, yung unang gata pala, si kakang. Ito na guys, ibubuhosin na natin si kakang gata. Wow! Wow, diba? Yan ang gatang gata talaga. Huwag mong sasairin kasi mayroong bao yan sa ilalim. Ayan guys yung bunot ng gata. Diba? Tapos pakukuloyin na natin siya hanggang sa magmantika uli siya. Diba? Ilalagay na rin natin yung ano, yung ating pangsahog. Ang ating pangsahog guys ay ito ay ang hinimay na tambakol. Pag sama-sabahin na natin siya para mag-absorb na yung lasa niya. Diba? Hahaluin uli natin para magsama-sama na yung sahog niya. Mga ilang kulo pa niyan ay ano na. Talagang yan ang problema nito dahil napakatakaw sa gata talaga nito eh. Pero ang pinaka best parts dyan, ang pinaka specialty sa ginatang santol ay ito. Wala eh. Ganun lang talaga eh. Ayan guys, di ba? Yan ang pinaka specialty. Dahil namumulubi kami ngayon, dalawang piraso lang na limang ang ilalagay natin. Ayan nga. Di ba? Yan ang pinaka-specialty dyan. Sama na natin yan para sama-sama together.
Naglalaway na ako. Mulubi kami ngayon eh, kaya dalawang piraso lang muna na alimango. At hinati pa. Amoy na. Bawal sa high blood to guys ha. Yung ano na, kasi malakas sa kanin to. Yung ating ginupang sanpod. Mapaparami ang kain mo nito. Ayos na yan. Ayos na. Pwede na tayong kumain. Kakain na tayo. Let's go guys. Kain tayo. Kaya na. Oops. Ikot dito. Ano ka muna? Pass ka muna sa akin. Ay, dito. Para dito pala yan. Ito ang santol. Yan. Ibuhusan natin ng malasahan natin. Ayan. Naghugas na ako guys bago ako humarap dito. So kayo magdadasal muna tayo. God, maraming salamat po sa mga biyayang pinagpalubo po sa amin sa araw-araw. Yun. Maraming salamat talaga ulit. Maraming salamat din po dun sa nagbigay nito na santol. Okay. Banat na. Ang kinagandahan dito guys ay napakalagkit ng kanin. Ayan o. Nag-aagaw yung ano niya. Yung asin saka yung gata. Kaya mapaparami ka talaga ng kain nito guys. Tapos po sasamahan mo nitong ganitong ano ganitong kambakoy. Napakagabi. Kaya bawal sa alam to high blood. Tapos mapaparami kang kain. Tapos ito pa natin itong alimango. Napakataba ng alimango natin guys. Ayan o. Hindi tayo ng tamali, ng pagbili. Tapon. Ayan. The best talaga. Perfect. Look guys, tingin mo yung haligi niya. Kita nyo ba? Napakataba. Siyempre, kailangan hindi tayo mapahiya dito. Kasi, sinasang ka na nga lang bumili. Finger-linking goods. Hindi ka nga. Yan ang alimango mo. Napakataba niya. Taba guys, oh. Sakto lang yung taba niya. Ang limango.
Gabes. Cocok. Ini sama pesan itu. Ayo. Kenapa gak sarap? Melapis sama ubos. Sarap. Entah batal kena dengan ano. Clean up guys, so clean up. Kaya yung alimango eh. Yung asim niya saktong-sakto lang. Asim. Tapos papartner mo siya ng pretong... Kung bahala kayo kung anong gusto niyong preto. Ba? Napakasarap. Sipit ng kalimango guys. Napaka crispy nito. Tama, napaka crispy ng sipit na to. Ah. Di ba? Napaka crispy, di ba? Doon napakalaman niya, no? Wala ka tapon, sila lang talaga tapon. Alam niyo ba guys, na ang mga alimango ay may kasarian din. May babae, may bakla, may tumbo, ay may babae, may lalaki, may bakla, o tumboy. I-explain ko yan sa sunod kong video guys. Papaliwanag ko kung paano makikilala ang kasarian ng alimango. Kung babae ba siya, o lalaki, o bakla, o tomboy. Itong kinakain ko ito ngayon, ito yung alimangong bakla.
para doon pala sa mga ano natin, no? Mga kaibigan natin na mga LGBT, ha. Hindi ko po inano, pero totoo po 'yun. Wala po akong dinidiscriminate po sa inyo. Eh, dahil marami naman po akong kaibigan ng mga ganun. Mga LGBT, magbaklaman yan o magtumboy. Mga tropa, may mga tropa din akong ganyan. Ito lang ay about sa Alimango. Kasarian ng Alimango. May babae, may lalaki, at may bakla o tumboy. Okay na. Ubusin ko na lang ito, guys. Salamat sa panonood.